Kapag gusto mo raw ang isang tao, dapat gawin mo ang lahat para sa kanya. Dapat ibigay mo ang lahat ng nasa sayo para mapatunayan mong mahal mo siya. Dapat hindi ka sumusuko. Kahit wala ng pag-asa, dapat lumalaban ka pa rin. Dear Mama Mia, hello po sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Demi. Taga Mindanao po talaga ako, Mama Mia. Ever since na narinig ko na magkwento ka sa iyong YouTube channel, ay nagandahan na po talaga ako sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong silent supporters. Isa po ako sa araw-araw na nakaabang sa inyong mga bagong uploads na kwento. Kaya naman, naisipan ko rin, Mama Mia, na bakit hindi ko i-share sa inyo ang naging kwento namin ng taong pinakamamahal ko. Mama Mia, hindi rin naman ako mag-e-expect na i-airin mo agad itong kwento ko. Pero sana po ay magustuhan niyo ang storya namin. At sana po ay ma-inspire kayo para ma-share niyo rin ito sa inyong mga tagapakinig. Medyo mahaba po itong kwento ng buhay ko. Kaya sana pagpasensyahan niyo na muna. Sisimulan natin ang kwento ko, Mama Mia, when I was in third year college. Hindi ko alam kung anong nangyari, Mama Mia. Nag-aaral ako noon somewhere sa Mindanao. Huwag na nating banggitin kung saan dahil baka may makakakilala sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero mula nung masilayan ko ang pagmumukha ng isang lalaki ay hinding-hindi na siya nawala sa isip ko. Transfer po siya ng school namin noon. Magpo-fourth year na siya nung nag-transfer siya. Ahead siya sa akin ng isang taon, Mama Mia. Hindi ko alam, pero kahit na bali-balita po na isa siyang bakla, ay hindi pa rin ako na-discourage sa kanya. As in super duper po akong nagkagusto sa kanya, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Jet. Hindi naman siya sobrang baklang bakla, like yung nagbe-makeup or nagko-crossdress or something. Pero bakla po siya, Mama Mia. Hindi nga lang mahahalata kung hindi siya kekembot o kaya naman hindi siya maglalagay ng eyebrow sa kanyang kilay. Hotel and Restaurant Management po ang kinuha niyang kurso, samantalang ako naman ay Mass Communication. Mama Mia, hindi ko alam kung ano bang pumasok sa kokote ko pero gustong-gustong-gusto ko talaga siya. As in, Mama Mia. Na-appreciate ko lahat-lahat sa kanya. Even yung mga flaws niya. Kapag naririnig ko, Mama Mia, na may kumukot siya sa mga bakla noon, ay ako talaga ang nagko-confront. At ako talaga ang nakikipag-usap sa mga taong mapanghusgang at mapangkutsa. Sa totoo lang, Mama Mia, dahil sa ugali kong yun ay tinatawag na lang ako ng aking mga friends bilang isang mamamakla. Bakit raw ganun ko na lang ipagtanggol ang mga bakla ay hindi naman daw ako miyembro ng LGBT community. Pero Mama Mia, kasi nasasaktan po ako kapag kinukot siya ang lahi ng lalaking minamahal ko. Kahit hindi pa direkta sa kanyang pangungutsang yun, ay nasasaktan pa rin ako. Mama Mia, nagpatuloy po ang pagkabaliw ko kay Jet to the point na parang naging stalker na niya ako. As in, literal na stalker po. Hindi lang kasi sa Facebook, kundi pati na rin sa personal. Mama Mia, palagi po akong sunod ng sunod sa kanya. Pero syempre, patago ko yung ginagawa dahil ayoko naman na matakot o magalit siya sa akin. Alam ko lahat-lahat tungkol sa kanya, Mama Mia. Dahil ini-interview ko po lahat ng mga close friends niya. Sa kadahilanan na isa akong mass comm student, ay nagpapalusot ako sa mga friends niya na kailangan ko yung isali para sa article na gagawin ko para sa school. Ganun ako kadesperada noon, Mama Mia. Kahit hindi pa ako kilala ng mga friends niya, ay ako na mismo ang nagpapakilala sa kanila. Ako na mismo ang lumalapit at ako na rin mismo
ang nagtatanong tungkol sa kanya. Mama Mia, lumala pa ng lumala ang pagkagusto ko kay Jet at ang pagiging stalker ko sa kanya. Kapag pumupunta siyang kantin, ay pumupunta rin ako kahit wala naman akong bibilhin o kahit busog naman ako. Kapag pupunta naman siyang library, ay pumupunta rin ako kahit hindi naman talaga ako mahilig magbasa. Mama Mia, natutuwa lang talaga akong pagmasdan siya. Natutuwa lang akong titigan siya sa malayuan. Natutuwa lang ako na maging isang admirer niya sa malayo. At kapag busy po siya sa kanyang mga ginagawa, busy siyang kumakain o di kaya naman ay nagbabasa sa library, ay palagi po akong nagtitake ng stolen picture sa kanya. Until one day, Mama Mia, hindi na talaga ako natiis ng mga kaibigan ko. Masyado na raw akong nagiging weirdo, Mama Mia. Kaya naman ay kinausap na nila ako. Lalo na nung makita nila na ipinost ko sa Facebook yung unan ko na pinalagyan ko pa talaga ng mukha ni Jet. Baliw na raw talaga ako, Mama Mia. So kaya naman naisipan nila na sabihin na lang kay Jet ang buong katotohanan. Dahil ang akala nila, Mama Mia, kapag nasabi ko na kay Jet ang nararamdaman ko, ay baka mabawasan naman kahit konti ang kabaliwan ko sa kanya. Kaya naman hindi ko talaga napigilan ang mga friends ko nung kinausap nila si Jet at sabihin sa kanya lahat ng kabaliwan ko. Pero hindi po naging masaya si Jet sa kaniyang mga nalaman, Mama Mia. Sa totoo lang, parang nandidiri pa nga siya. Siya pa mismo ang nagbibigay sa akin ng mga rason para ma-discourage ako sa pagkakagusto ko sa kanya. Mama Mia, sinasadya niya pong ipakita sa akin na may mga kasama siyang mga lalaking gwapo. Sinasadya niyang ipakita sa akin na nakikipag-flirt siya sa mga lalaki para siguro ma-discourage siya ko at mandiri. Tapos, ang sinasamahan pa niya, Mama Mia, ay yung mga sikat na varsity players sa school namin. Yung mga tipo ng mga kababaihan. Kapag nakikita niya ako na malapit sa kanila, ay sasadyain niyang himasin ang braso ng lalaking kaniyang kausap. Tapos, may time pa noon, Mama Mia, na nagkagusto at nagkaroon talaga siya ng boyfriend ng isang varsity player sa school namin. As in, sobrang sakit po ng naramdaman ko noon. Grabe ang iyak ko, halos gabi-gabi, Mama Mia. Ganun pala, kahit pala hindi kayo, kapag nalaman mong may iba nang ginugusto ang gusto mo, ay masasaktan at masasaktan ka rin pala. Sobrang sakit ng naramdaman ko noon, Mama Mia, na parabang gusto ko na lang na matapos ang buhay ko. Gabi-gabi, before ako matulog ay umiiyak ako. Kinabukasan, Mama Mia, before ako pupunta ng banyo, ay mag-e-emote na naman ako. Tapos itutuloy ko ang pag-iyak ko sa loob ng banyo habang nag-shower. Ganun na ganun ko siya kamahal. Pero kung nasaktan ako nung malaman kong may boyfriend na siya, ay doble naman ang naging sakit sa akin, Mama Mia, nung nalaman kong hiniwalayan pala siya ng boyfriend niya dahil ipinagpalit siya nito sa captain ng cheerleader group sa aming school. Mama Mia, pineperahan lang pala siya nung lalaki. At sa galit ko ay ako na mismo ang pumunta roon sa practice nung lalaki at kinumpronta ko siya. Tinanong ko kung bakit siya ganoon, kung bakit ang sama-sama ng ugali niya, kung bakit gumagamit siya ng ibang tao para magkapera. Mama Mia, kinukot siya pa niya ako noon. Bakit raw ako ang galit na galit eh hindi naman raw ako ang hiniwalayan niya? Bakit raw ako masyadong affected? Kaano-ano ko raw ba si Jet? Sa galit ko sa kanya, Mama Mia, ay nabigyan ko siya ng isang suntok sa kanyang mukha. Medyo marami-rami namang estudyante noon sa gym at nakita nila ang ginawa ko. Alam ko, Mama Mia, na napahiya ko siya sa aking ginawa. Pagkatapos ko siyang suntukin,
ay sinisigawan ko siya na isa siyang user. Alam ko, Mama Mia, na medyo super o sobra ang ginawa kong yun. Pero deserve naman niya yun dahil sinaktan niya ang taong pinakamamahal ko. After na nangyari yun, Mama Mia, ay nag-trending talaga ito sa buong school namin. Akala ko nga ay matutuwa si Jet sa akin kasi ipinagtanggol ko siya, pero lalo po siyang nagalit, Mama Mia. Pero kahit nagalit na siya sa akin ay hindi ko pa rin iniinda ang mga masasakit na salitang kanyang sinasabi. Patuloy pa rin ako sa pagiging makulit ko sa kanya. Palagi ko pa rin siyang kinukulit at palagi ko pa rin siyang sinusundan. Mama Mia, nag-level up pa nga ako. Lagi ko siyang chinat-chat sa Facebook Messenger. At dahil nakuha ko naman ang cellphone number niya mula sa kanyang kaibigan, ay araw-araw at halos oras-oras ko siyang tinitext. As in, Mama Mia, kulit kong kulit talaga. Super ang kapal na ng mukha ko nung mga panahon na yon, alam ko. Hindi na ako nahihiya. Kahit papaulit-ulit niya akong nire-reject. Kahit papaulit-ulit niyang sinasaktan ang damdamin ko. Mama Mia, lahat po ng chat at text ko sa kanya ay hindi niya nire-replyan. Yung mga chat ko ay nakikita ko naman na sinisihin niya. Pero sadya sigurong wala siyang gusto na mag-reply sa akin. Until one day, Mama Mia, habang nakahiga ako sa aking kama, ay nag-isip ako ng magandang sasabihin ko sa kanya. Nag-text o nag-chat ako sa kanya noon. Yung mga text ko kasi sa kanya, Mama Mia, ay sinisend ko rin sa chat. Para doble ba ang dating sa kanya? Hi crush, ang gwapo-gwapo mo talaga kanina, promise. Alam mo, gustong-gustong-gusto talaga kita. Always take care of yourself, ha? Kasi love na love kita. Aasawahin pa kita eh. Hi-hi-hi. Yun ang sinend ko sa kanya, Mama Mia. Ilang beses pa akong naghintay kung isisin ba niya yun. At hindi nga ako nagkamali. Nasin niya ang chat kong yun, Mama Mia. Yakap-yakap ko ang unan ko noon. At natuwa ako, Mama Mia, dahil nakita kong may reply siya sa text ko. For the first time in history, nakareceive ako ng reply mula sa kanya. Akala ko pa naman, Mama Mia, ay matutuwa na ako sa nire-reply niya sa akin. Pero nasaktan ako, Mama Mia, dahil yung reply niya ay caps lock lahat. Hoy babae, pwede ba tigilan mo na nga ako? Please lang? Pwede bang wag na lang ako? Pwede bang iba na lang ang gustuhin mo? Alam mo, natatakot na ako sa'yo, promise. And please, huwag mo na nga akong i-stalk lagi, ha? Pakiramdam ko nasasakal ako sa'yo, girl. Pakiramdam ko wala akong freedom sa'yo. Please lang, never at never talaga akong mapo-fall sa isang babae. Besides, hindi naman katulad mo ang type ko, girl. Kaya get off, please. Mama Mia, kahit nasanay na ako na sinasabihan niya ako ng mga masasakit na salita, ay iba pa rin ang naging dating noon sa akin. As in, tumulo talaga yung mga luha ko pagkatapos kong mabasa ang message niyang yun. Pero kahit na masakit na ang mga sinabi niya ay hindi pa rin ako natuto. Hindi pa rin ako sumunod sa gusto niya, Mama Mia. Hindi ko pa rin siya nilalayuan at hindi ko pa rin siya tinitigilan. Hanggang sa dumating po ang Valentine's Day. As in, sobra po akong nag-effort noon para sa kanya. Nag-prepare po ako ng isang surprise para sa kanya, Mama Mia. Alam kong magagalit siya. Alam kong lalo siyang maiinis sa akin. Pero gusto ko lang naman talaga na ipakita sa kanya kung gaano ko siya kagusto, kung gaano ko siya kamahal. Mama Mia, halos hindi ako makatulog nung gabi before ang Valentine's Day dahil iniisip ko na kung paano ko gagawin ang surprise ko sa kanya. Ang aga-aga kong pumunta ng school noon. As in, mga 4 a.m. pa siguro yun. Halos ayaw pa nga akong papasukin ng guard kasi sobrang aga pa raw. Baka kung ano raw mangyari sa akin sa loob, magiging kasalanan pa niya. Mama Mia, nagmakaawa talaga ako noon sa guard na papasukin ako.
Sabi niya, bakit raw ang aga-aga ko? Sinabi ko sa kanyang totoo kong rason, Mama Mia, pero natawa lang siya. At nung nagsimula nang tumulo ang mga luha ko, doon siguro ay mukhang naawa siya sa akin. Dahil bago mag 5:30 ng umaga, ay pinayagan na niya akong makapasok sa loob ng campus. Mama Mia, ang dami-dami ko pong kinontsaba noon. Yung mga iba naming teachers, yung mga schoolmates namin, pati na rin yung mga barkada ko, ay kinontsaba ko para sa surprise ko na yun, kay Jet. Kahit na ayaw ng mga barkada ko sa pagpapakabaliw ko sa kanya, Mama Mia, ay naging suportado pa rin naman nila yung efforts ko. Kasi ang sabi ko sa kanila, magiging last na yun. Hinding-hindi na ako mag-e-effort pang muli. Kaya ito todo ko na. Kaya naman, napapayag ko rin sila na suportahan ako sa gusto kong gawin. At nung mag-umaga na nga, Mama Mia, ay nagkaroon po ng flash mob sa aming buong campus. Mama Mia, hindi niyo po na itatanong. Ako po ay member ng aming dance troupe at sa aming choir sa school, Mama Mia. Kaya naman, ginamit ko ang pagkaka-member ko doon para i-surprise ko ang lalaking mahal ko. Nag-organize po ako ng flash mob. At pagkatapos nung flash mob, Mama Mia, ay kinantahan ko pa talaga siya sa harap ng basketball court habang nagpe-play ako ng organ, Mama Mia. Kinantahan ko siya ng kantang Valentine. Tapos may mga estudyante na nagbibigay sa kanya ng paisa-isang rosas. Hindi na ako nag-expect noon na i-appreciate pa niya yung mga effort ko. Kasi nga, alam ko naman, Mama Mia, na hindi niya talaga ako gusto. Ang gusto ko lang naman talaga noon ay mapatunayan ang nararamdaman ko para sa kanya at hindi para i-appreciate niya ang mga efforts ko. Mama Mia, nung kinakantahan ko siya habang may mga estudyanteng lumalapit at nag-aabot ng rose sa kanya, ay wala po akong makitang reaksyon sa kaniyang mukha. Poker face, kumbaga. Yung mga kaibigan niya, kilig na kilig po. Halos kinikiliti na sila sa sobrang kilig. Iba-iba naman ang mga naging reactions mula sa iba't ibang estudyante. Oo, may mga kinikilig, may mga nagbubulong-bulungan, may mga nakangiti, may mga nakatawa, at yung iba naman ay pa-smile-smile lang. Pero alam ko, Mama Mia, na meron ding iba na kumukot siya sa ginagawa ko. Well-known kasi talaga sa school namin itong si Jet, Mama Mia, dahil gwapo na bakla. Kaya naman alam na alam ng lahat kung ano ang sexual preference niya. At alam ko rin, Mama Mia, na nagmumukha akong baliw at tanga sa ginagawa kong yun sa isang tao na alam ko naman na hindi ako magkuhang ma-appreciate. Pero Mama Mia, ginawa ko talaga ang lahat ng yun dahil alam ko na limited na lang ang oras ko nakasama si Jet. February na kasi noon at March na. Magiging busy na sila kasi nga graduating student na. Mama Mia, malapit na rin ang finals namin noon. Hindi po kagandahan ang mga grades ko sa school kaya kailangan kong mag-focus sa finals para hindi ako bumagsak. Nalungkot ako ng konti, Mama Mia, habang iniisip ko na mawawalan na ako ng oras para kay Jet kasi nga kailangan ko munang mag-review sa school. Nalungkot din ako masyado habang naiisip ko na palapit na pala ang kanilang graduation. Mawawala na siya sa campus. Hinding-hindi ko na siya makikita pa. Kaya naman, Mama Mia, isinabay ko sa pagre-review ko sa finals ang paglubos-lubos ko sa panahon habang nakikita ko pa sa loob ng campus si Jet. Palagi pa rin akong nagpapapansin sa kanya kahit na nag-promise na ako sa mga kaibigan ko na last na yung flash mob na ginawa ko. Mama Mia, hindi ko pa rin ipinapahalata sa mga kaibigan ko na patuloy pa rin ako sa pang-i-stalk ko kay Jet. Hanggang sa naisipan ko na sikreto kong lalagyan ng flowers ang kaniyang upuan every morning. Paminsan-minsan may kasama pa yung love letter. Mama Mia, araw-araw ay maaga po akong pumapasok para ako
ang unang makarating sa silid namin. Pagkatapos noon ay isiset up ko yung flowers, tsaka minsan yung chocolates at yung love letter. Kinukuha rin naman niya yung mga nilalagay ko doon. Hindi ko alam kung itinatapon ba niya o kinikip niyang mga yon. One day, Mama Mia, ay bigla na lang po akong nagkaroon ng trangkaso. As in, malalang malala po ang trangkaso ko. Grabe ang ubo ko, grabe ang lagnat ko, at nanginginig rin ang buong katawan ko. Kaya naman, umabot talaga yon sa halos isang linggo na hindi ako nakakapasok sa eskwela. Hindi ko kasi talaga kaya, Mama Mia, kahit pilitin ko dahil masakit na masakit ang ulo ko. Tapos every time na umuubo ako, ay sumasakit ang buong katawan ko. Hindi rin ako nag-online noon kasi galit na galit si Mama ko at sinisisi niyang palaging babad ko sa cellphone kung bakit ako nagkasakit ng ganon. Mama Mia, kinuha rin niya pati ang cellphone ko. Ang sabi ni Mama ay tsaka ko na magagamit ang cellphone ko na yon kapag maayos ng pakiramdam ko. Kaya naman wala talaga akong naging contact noon kay Jet. Isang linggo na hindi ko siya nakita kahit picture man lang niya. Well, meron naman na picture niya na naiprint ko sa aking unan. Pero iba pa rin yung updated Mama Mia. Iba pa rin yung araw-araw na nakikita ko siya. As in, sobra po ang pagka-miss ko sa kanya noon. Hanggang sa bumalik na nga ako sa school, Mama Mia, hindi po ako nag-expect na pagdating ko sa aming first class, akala ko ako pa lang ang mauuna pero may rose na po sa may ibabaw ng aking upuan. Wala lang din sa akin yun dahil ang akala ko ay hindi naman yun para sa akin. Malay mo, di ba? Sa katabi ko pala yun, tapos nilagay lang. Pero habang nagkaklase kami, Mama Mia, ay kinalabit ako ng isa kong kaklase. Uy, Demi, yung rose mo. Pagkatapos ay nag-smile siya sa akin. Wala talaga akong ibang maisip noon kung sino ba ang pwedeng maglagay ng rose sa upuan ko. Hindi naman siguro si Jet. Siya pa magbibigay ng rose sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako gusto. Alam ko naman na galit siya sa akin at nandidiri siya sa akin. Kaya sino kaya ang secret admirer ko? So wala naman akong nagawa, Mama Mia, dahil hindi ko naman nakilala kung sino talaga ang naglagay ng rose sa aking upuan. Ang ginawa ko na lang ay kinuha ko na lang ang rose sa upuan ko at saka inilagay yun sa bag ko. Wala na akong time noon na bigyan pa ng pansin ang rose na yon. Pati na rin si Jet, Mama Mia, ay hindi ko pa rin siya nakikita sa loob ng school. Tapos ang dami-dami pa naming requirements noon kasi nga finals na. Ang dami-dami ko pang hahabulin sa klase. Ayokong bumagsak, Mama Mia. Ayokong ma-disappoint ang parents ko sa akin. Kaya naman, inisip ko na lang na mag-focus na lang muna sa aking pag-aaral. Inisip ko na lang na pagtuunan ko muna ang mga leksyon na hindi ko nadatnan kasi nga nagkasakit ako ng isang linggo. Tiniis ko na hindi ko makita si Jet. Tiniis ko na hindi ko siya lapitan. Hanggang sa Mama Mia, nagtataka na rin po ako kasi everyday na may rose sa aking upuan. Everyday po yun at walang mintis. Kada may klase kami ay meron talagang rose na nakaabang sa upuan ko. Mama Mia, aaminin ko na medyo nakikurious na rin ako kung sino ba talaga ang may lagay ng rose sa upuan ko. Until one day, as usual pagdating ko sa school, ay may rose na naman sa aking upuan. Pero this time, hindi lang po rose ang nandoon. May isang note din. I miss you. Pwede ba tayong mag-usap? Meet me sa likod ng gym. Mama Mia, medyo kinakabahan ako noon. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Hindi ko gustong mag-expect o mag-assume. Ayokong isipin na si Jet yun, Mama Mia, pero siya po talaga ang nasa puso ko.
Ayokong isipin na siya pero yung puso ko, Mama Mia, ay naniniwalang siya yun. Halos hindi ako makapag-focus noon buong araw sa school. Alam ko, Mama Mia, na marami pa akong hahabulin sa finals pero hindi ko talaga magawang mag-focus kasi ang naiisip ko, Mama Mia, ay kung sino kaya ang makikita ko at madadatnan ko mamaya sa likod ng gym. Mama Mia, patapos na ang klase ko noon nung bigla na lang umambon. Mukhang uulan pa yata. Pero kahit na uulan, ay curious talaga akong malaman kung sino ang naglagay ng rose na yon sa aking upuan. Kaya naman, kahit na galing pa ako sa sakit at kahit na bawal pa akong maambunan, ay dumating pa rin ako noon, Mama Mia. Nagpunta pa rin ako sa likuran ng gym. Pero pagdating ko doon ay wala namang katao-tao. Wala ring mga varsity na nagpa-practice. As in, wala talaga. Kahit siguro guard o kahit na janitor ay hindi nagagawi doon dahil sa dami na ng mga dahon na nahulog sa lupa. Mama Mia, nagantay ako doon ng nagantay. Siguro mga 30 minutes na akong nag-aantay doon. Kasi nga, na-curious ako kung sino ba talaga ang secret rose giver ko. Pero wala talagang dumating na tao. Kaya naman naisip ko, Mama Mia, na siguro pinagtitripan lang ako ng kung sino man ang naglagay ng rose sa aking upuan. Siguro gusto lang nila na ma-disappoint ako. Well, nagtagumpay naman sila. Kasi nga, disappointed na disappointed talaga ako noon. Tumulo pa talaga ang mga luha ko, Mama Mia, dahil ang akala ko ay kay Jet lang ako magiging tanga. Pero yun pala, pati sa Rose ay nag-e-expect pa rin ako. Tumayo na ako sa kinauupuan ko at akmang aalis na ako. Kasi sa tingin ko noon, Mama Mia, ay ako na lang ang estudyanteng naiwan sa school that time. Mag-aalas 8 na kasi yun ng gabi. Ginabi na ako sa paghihintay ko sa wala. At nung akmang ihahakbang ko ng mga paa ko paalis sa lugar na yun, Mama Mia, may mga kamay na bigla na lang yumakap sa akin mula sa aking likuran. Nagulat ako at first, pero hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hinawakan ko na lang ang mga kamay na nakayakap sa akin. Pagkatapos ay ininamnam ko ang yakap na yon. Mama Mia, ipinikit ko ang mga mata ko. Ilang segundo pa kami na magkayakap. And at the back of my mind, I know that I have been waiting for this moment for such a long, long time. Hindi ko alam, Mama Mia, kung siya ba talaga yon. But a part of me is saying na siya yon. Nayakap niya yon. Na ang kapayapaang nararamdaman ko habang yakap-yakap niya ako ay mararamdaman ko lang kapag si Jet ang yumayakap sa akin. Hopeful ako, Mama Mia, na siya yun. Hindi ako gumalaw dahil takot ako na matapos ang mga yakap na yun. Ayokong umalis sa mga bisig na nakayakap sa akin. Dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay safe na safe ako nung mga panahon na yun. Ilang minuto siguro kami sa ganoong sitwasyon bago siya nagsalita at binulungan ako. I miss you, girl. Mama Mia, pagkarinig ko sa boses na yon, ay nag-uunahan na ang mga luha kong tumulo mula sa aking mga mata. Ang lakas-lakas din ang kabog ng dibdib ko. That voice, yung tinig na yon. Alam ng Diyos kung gaano ko na-miss ang tinig na yon. Alam ng Diyos kung gaano katagal kong hinintay ang moment na ito. Pagkatapos kong marinig ang boses niya, Mama Mia, ay hinarap ko siya. At siya nga ang nakita ko. Ang seryosong mukha ng lalaking minamahal ko. Tinitigan ko siya, Mama Mia. I miss you. Na-miss kita ever since that time na hindi ka na nagsustalk sa akin. Since that very moment that you stopped texting or chatting me, I've been missing you. I've been missing your presence.
I've been missing all the things that you do for me. Sa totoo lang, palagi kong tinatanong ang mga friends ko kung nakikita ka ba nila sa loob ng campus. Alam mo ba, na miss kita at hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin ang isa sa mga professors mo kung bakit ka absent. Tapos nung natanong ko pa ang isa sa mga kaklase mo, ay niloko pa niya ako at ang sabi niya ay magta-transfer ka na raw ng ibang school. Hindi ko alam pero nung marinig ko yun ay nasaktan ako. I felt disappointed and sad and hurt. I don't know kung bakit. Hindi ko alam kung kailan nag-start yung ganito kong pakiramdam. Kung kailan nagsimula na nagugustuhan na rin kita. Naiimbierna naman ako sa'yo. Hindi ko alam kung saan talaga nagsimula ang damdamin kong ito. Kung nung Valentine's Day ba? O nung ikaw ang gumante para sa akin dun sa ex kong gago? Hindi ko alam. Pero alam mo, pakiramdam ko, para akong baliw sa feelings ko sa'yo ngayon. Miss na miss kita, na halos ako nang sunod sa'yo nang hindi mo nalalaman. Para na akong baliw na sinusundan ka kahit saan ka magpunta. Namiss ko ang mga messages mo sa akin na take care o na-appreciate talaga kita. I miss you, girl, and that's the truth. Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan pa ang sarili ko. Hindi ako nakapag-shield sa mga pinagsasasabi niya noon. Naging speechless ako, Mama Mia. Kitang-kita ko po kung gaano kaseryoso si Jet habang sinasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Lalaking lalaki pa ang dating niya sa akin noon at hindi ko man lang naisip na bakla pala siya. Ewan ko, Mama Mia, nakakabaliw talaga ang pag-ibig. Titig na titig pa rin ako sa kanya noon habang hinahawakan na niya ang kamay ko. Patuloy pa rin siyang nagsasalita. Demi, I'm sorry. I'm sorry for rejecting you when you were there. I'm sorry kung hindi ko na-appreciate ng mas maaga ang lahat ng efforts mo para sa akin. I'm sorry kung na-disappoint kita kasi ganito lang ako. I know, kailanman hindi talaga ako magiging enough for you. Isa akong bakla. And soon, alam ko na madidisappoint ka rin sa akin at masasaktan. And ngayon pa lang, I hate myself for that. I even hate myself for realizing that I already fall in love with you. Oo, mahal kita, Demi. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung mapapanindigan ko ba ang pagmamahal na ito. Hindi ko alam kung hindi ba kita masasaktan. Pero yun ang totoo. Mahal kita. Mama Mia, hindi na po ako nakapagsalita. I just grabbed him and I kissed him right there and then. Sakto naman na habang naghahalikan kaming dalawa, ay biglang bumuhos ang ulan. I kissed him, Mama Mia, and I was surprised when he kissed me back. And the next three words he said to me was the most melodic words I have ever heard in my life. Mama Mia, yun ang pinaka-unforgettable moment ng buong buhay ko. That moment when he said, I love you. He said, I love you in between our kisses, Mama Mia. Alam mo ba kung gano'ng nakakakilig yun? Na habang hinahalikan ka niya ay paulit-ulit niyang sinasabi sa iyo na mahal ka niya? That was the moment where my life has started to change. Mama Mia, dumaan pa ang mga araw at naging officially mag-couple na talaga kaming dalawa ni Jess. In my mind, ako po ang pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa whole universe. Imaginin mo, yung akala ko noon na napaka-imposibleng bagay ay mangyayari rin pala. Siguro nga totoo ang sinasabi ng iba, Mama Mia, na the less you expect it to come true, the more na ibibigay ni Lord ang mga hiling mo.
Grabe talaga ang mga naging sacrifices and effort ko para noon kay Jets. At alam ko, Mama Mia, na ngayong may relasyon na kami, dapat ay doble pa rin ang sacrifices at effort ko para sa kanya. Mama Mia, sumugal ako sa relasyon naming dalawa ni Jet. Dapat ako ang mas mag-adjust at ako ang mas iintindi sa kanya. Dahil minahal ko siya kung ano siya, kaya hindi ko dapat nabaguhin siya. Dapat tanggapin ko ang buo niyang pagkatao. I have loved him the way that he is, and I want it to stay that way. Mama Mia, hindi pa rin naman napipigilan ni Jet na magkaroon ng mga crush na mga lalaki. Pero alam ko po, Mama Mia, na tinatry niya po yung best niya para pigilan na mangyari yun. Hindi rin naman siya katulad na ng dati na masyadong hikay at masyadong malambot. Ngayon, Mama Mia, nakikita ko po ang pagsisikap niya na maging isang tunay na lalaki para sa akin. Sa totoo lang ay hindi rin naman maiiwasan ang mga taong napaka-judgmental. Marami kasi ang nanghuhusga sa relasyon namin, Mama Mia. Marami ang nagsasabi na hindi naman daw talaga kami magtatagal kasi nga, bakla ang boyfriend ko. Sabi nila, magsasawa rin daw ako. Sabi nila, masasaktan at masasaktan lang din daw ako. O di kaya naman, baka dumating pa raw sa punto na ipagpalit ako ni Jet sa isang lalaki. Alam ko naman, Mama Mia, na may point po ang mga pinagsasasabi nila. Alam ko, Mama Mia, na pwedeng anumang oras ay ma-in love sa isang lalaki si Jet at maiwan akong nag-iisa at luhaan. Pero hindi ko po sila minamind. Hindi ko po sila pinapansin. Mama Mia, ang mahalaga lang naman sa akin noong mga panahon na yun ay masayang masaya ako sa piling ng lalaking mahal na mahal ko. Kaya naman ipinagpatuloy na lang namin ni Jet ang aming relasyon. Umabot pa nga sa punto na naging hottest and weirdest couple kami ng campus. Marami ang nagtataas ng kilay kapag nakikita nila kaming naglalakad at magka-holding hands. Kapag may nakakakita sa amin na naglalandian sa may kantin, ay marami ang nagbubulong-bulungan. May iba, Mama Mia, na ipinaparinig talaga sa akin ang kanilang opinyon tungkol sa aming relasyon. Pero wala na akong pakidoon. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, masayang masaya. Pero lahat ng kasiyahan, Mama Mia, ay hindi rin pala magtatagal. Kasi dumating na ang araw ng graduation nila Jet. Grabe yung iyak ko noon. Magkahalong saya at lungkot. Masaya ako dahil sa wakas ay natapos na rin ni Jet ang kanyang pag-aaral. Masaya ako dahil unti-unti na niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Pero malungkot din ako, Mama Mia, dahil alam ko na maiiwan akong mag-isa. Malungkot ako, Mama Mia, dahil alam ko na papasok na si Jet sa isang malaking mundo. Sa isang mundo kung saan mas marami ang mga tukso. Kung saan mas marami siyang makikilalang iba. Mama Mia, ayoko pong mag-overthink pero hindi ko po napipigilan ang sarili ko. Pero pinaparamdam naman ni Jet sa akin na hindi niya ako iniiwan. Pagkatapos ng graduation niya ay naghanap agad siya ng trabaho. At nung magkaroon na siya ng trabaho, Mama Mia, ay palagi pa rin naman niya akong pinupuntahan sa school. Mama Mia, kapag may oras ay nagde-date kaming dalawa. Kapag may oras siya at hindi siya naka-overtime sa work, ay sinusundo niya ako galing sa school. Pagkatapos ay nagliliwaliw kami sa kung saan-saan. Hindi namin napipigilan na mag-away, Mama Mia, dahil hindi ko rin napipigilan ang sarili kong magselos. Maraming pagkakataon na muntik na kaming mag-give up sa isa't isa. Pero kapag dumating ang pagkakataon na ako ang bumibitaw, si Jet naman ang mahigpit na nakahawak sa akin. Kapag naman siya ang napapagod at siya ang gustong ayaw na sa aming relasyon, ako naman ang yumayakap sa kanya ng mahigpit at nakikiusap na huwag niya akong iiwan at huwag niya akong pakakawalan. Hanggang sa dumating na nga ang punto, Mama Mia, na natapos ko na rin sa wakas ang pag-aaral ko. Naipas ako nga pala lahat ng subjects ko, Mama Mia,
Kasi nga, inspirasyon ko si Jet. At nung makatapos na kaming dalawa, Mama Mia, ay kami pa rin. October po ako nagtapos kasi irregular po ang schedule ko noon. Nagsiselebrate kami noon ng aming monthsary. Mama Mia, yun din yung araw na ibinigay ko ang sarili ko kay Jet. Hindi ko alam kung ako ba ang nagregalo sa sarili ko ng graduation gift na yon, o regalo ko ba yon kay Jet dahil hindi niya ako iniiwan kahit sa mga panahon na ang hirap-hirap kong intindihin. Mama Mia, hindi po ako nagdalawang isip na ibigay sa kanya ang aking sarili at ang aking pagkababae. Akala ko nga nung una ay aayaw siya kasi nga bakla siya, hindi ba? Akala ko mandidiri siya sa akin. Pero hindi, Mama Mia. Nung dinala ko po siya sa hotel ay wala siyang naging reklamo. Pagkasara na pagkasara namin ang pintuan ay hinaplos niya ang mukha ko gamit ang dalawa niyang mga kamay. Pagkatapos, Mama Mia, ay paulit-ulit niyang sinabi sa akin na mahal niya ako. Niyakap niya rin ako at kinabig sa kaniyang mga bisig at mariin na hinalikan. Mama Mia, yun ang unang experience ko pagdating sa sex. Pero yun ang pinaka-magical na gabi ng buhay ko. Mama Mia, gentle po si Jet sa akin. Lahat ng mga halik na iginawad niya sa akin ay banayad. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng damdamin. Hindi ko talaga naramdaman na nagsisex kami nung panahon na yon. Ang pakiramdam ko, Mama Mia, ay we made love. We made love nung gabing yon. Hindi ko alam, Mama Mia, pero masayang-masaya ako na naibigay ko sa kanya ang sarili ko. At wala rin naman akong nikatiting na pagsisisi sa ginawa kong yun. Hanggang sa yun na nga ang naging simula ng sex life naming dalawa. Halos kapag magkasama kami ay may nangyayari sa amin. Hanggang sa nagbunga na nga ang pagmamahala naming dalawa ni Jet. Ilang araw na akong delay noon, Mama Mia. Sumasakit ang ulo ko at para akong nahihilo lagi. Nasusuka rin ako sa bawat umaga ng buhay ko. Kaya naman nagduda na rin ako noon na baka may laman na ang tiyan ko. Bumili pa nga ako ng napakaraming pregnancy test kit para mapatunayan ko kung totoo bang hinala ko. Mama Mia, totoo nga. Lahat ng halos 10 pregnancy test kit na binili ko na iba't iba ang brands ay positive po ang naging resulta. Masayang masaya ako noon, Mama Mia. May bunga na ang pagmamahala naming dalawa ni Jet. Grabe talaga ang sayang nararamdaman ko noon. Inantay ko pa talaga na umabot sa birthday ni Jet, Mama Mia, bago ko sana sasabihin sa kanyang totoo. I wanted to surprise him. Gusto ko na yun ang magiging birthday gift ko para sa kanya. At alam ko, Mama Mia, na yun ang pinaka-epic at pinaka-magandang birthday gift. Kaya naman nag-antay talaga ako ng ilang araw. December 27 ang birthday niya, Mama Mia. I was so excited to tell him na magkaka-baby na kami. Tinawagan ko siya at tinanong kung nasaan siya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay papunta na siya sa akin. Sabi ko, i-take lang niya yung time niya at huwag siyang magmadali. Dahil buong araw naman kaming magkakasama nung araw na yun kasi nga nag-leave ako sa trabaho. Sabi niya, Mama Mia, ay hindi na raw siya makapag-antay na makita ako. Kaya naman, sumakay na siya sa isang pampasaherong van. Habang iniintay ko ang mga minuto, Mama Mia, ay masayang masaya ako. Ginifrap ko pa talaga ang isa sa mga pregnancy test kit ko. Para yun ang ibibigay ko sa kanyang regalo. Pero Mama Mia, hindi na pala mangyayari ang bagay na yun. Suddenly, para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa nung makatanggap ako ng tawag mula sa kanyang ina.
Mama Mia, halos hindi rumehestro sa utak ko ang narinig ko mula sa mama niya. Demi? Demi? Si Jet? Wala na siya. Patay na siya. Naaksidente raw ang van na sinasakyan ni Jet papunta sa akin, Mama Mia. Dalawang pasahero yung 50-50. Oo, buhay pero 50-50. And the rest ng mga pasahero, Mama Mia, including the driver and including my love, ay dead on the spot. Namatay po si Jet, Mama Mia. Gulong-gulo talaga ang sarili ko noon kung ano ba ang dapat na magiging reaksyon ko. Sa sobrang ragasan ang nararamdaman ko, Mama Mia, ay nakaramdam na lang ako ng pagkahilo. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng isang hospital room. Nawalan pala ako ng malay dahil sa isang napakasakit na balitang yun. Mama Mia, nung nalaman ng nanay ni Jet na buntis ako ay niyakap niya ako. Sabi niya, Mama Mia, huwag raw akong masyadong malungkot dahil baka mawala rin sa akin ang anak ko. Pinipilit ko naman, Mama Mia, na huwag magpaka-stress pero sadyang hindi ko talaga kaya. Palagi na lang po akong nakatulala at kahit ilang weeks na mula nung naihatid namin si Jet sa kanyang huling hantungan ay hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman ko, Mama Mia. Grabe ang sakit na aking naramdaman. O nasasaktan ako noon habang nire-reject ako ni Jet, habang sinasabihan niya ako ng mga masasakit na salita, ay triple, halos times 10 pa ang sakit na nararamdaman ko habang iniisip ko, Mama Mia, na kahit kailan ay hinding-hindi ko na makikita ang lalaking pinakamamahal ko. Mama Mia, hiniling ko pa sa Diyos na okay lang sa akin na hindi maging kami ni Jet. Okay lang sa akin kahit mandiri siya sa akin na habang buhay, basta ba buhay siya? Basta ba nakikita ko siya? Kahit na nasa piling siya ng iba. Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Hanggang ngayon, kahit habang tinatype ko itong story ko, ay naninikip pa rin ang dibdib ko at tumutulo pa rin ang mga luha ko. Miss na miss na miss na miss ko na siya. I miss him so much. If only I could kiss him and hug him just once again, Mama Mia. If only kaya kong sabihin sa kanya ng paulit-ulit kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko siya na-appreciate. Wala man lang siyang kaalam-alam, Mama Mia, na magkaka-baby na kaming dalawa. Wala man lang siyang kaalam-alam na nagbunga pala ang pagmamahalan namin. Hindi ko man lang nakita ang reaksyon sa kaniyang mukha kapag nalaman niya na may baby na kami. Mama Mia, nung araw na yun ay hindi ko man lang siya nasabihan ng happy birthday and I love you so much. Kasi ang gusto ko ngang mangyari noon, Mama Mia, ay kapag nagkita na kami, dun ko na siya babatiin sabay abot ko ng regalo kong pregnancy test kit sa kanya. Sabi ko sa sarili ko noon, ipigilan ko muna na mag I love you sa kanya at mamaya na lang kapag nagkita na kami para i-celebrate ang kanyang birthday. Siya nga pala, Mama Mia, 3 taon na po ang anak namin ni Jet ngayon. Isa po siyang baby boy na kamukhang kamukha ng namayapa niyang ama. Pero kahit na 3 taon na rin ang lumipas, hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa akin. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Hanggang ngayon, kahit may mga nagpaparamdam sa akin, ay hindi ko pa rin sila nabibigyan ng pansin. Dahil si Jet pa rin talaga ang laman ng puso ko. Si Jet na hindi man lang nasilayan ang kaniyang anak. Pero Mama Mia, kahit na ganoon ang nangyari sa amin, ay grateful pa rin ako kay Lord. Kasi even though na nawala sa akin si Jet, ay meron pa rin siyang binigay at meron pa rin siyang ibinigay sa akin. Nawala nga si Jet, Mama Mia, pero may ipinadala naman ng Diyos sa akin
para tulungan akong mag-move on, para hindi ako tuluyang sumuko sa buhay. At yun ay ang anak naming dalawa. Mama Mia, nangako ako sa sarili ko, sa Diyos, kay Jet at sa anak ko, na lagi kong uunahin ang kanyang kapakanan, na ibibigay ko sa kanya lahat ng pagmamahal ko. Paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin ang nakaraan namin ni Jet. Paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin kung paanong nagbunga ang lahat ng pagpapakatanga ko noon sa kanya. Para sa akin, Mama Mia, ang love story naming dalawa ay ang best love story na nag-i-exist sa mundo. Para sa akin, ang pagmamahalan naming dalawa ay ang pinakamatinding pagmamahalan na pwedeng maranasan ng isang tao. Yung pagmamahal na tanggap niyo ang isa't isa. Jet, mahal, kung nasaan ka man ngayon, alam kong alam mo na mahal kita. Mahal na mahal kita na kahit kamatayan ay hindi pwedeng pigilan at burahin ang pagmamahal na yon. Alam ko, mahal, na magkikita rin tayo sa tamang panahon. I know you're in God's hands now. Alam ko na anghel na kita ngayon. I love you so much. Kahit kailan ay hindi ako hahanap ng ibang papalit mo dito sa puso ko. Mama Mia, kaya ko rin na-i-share itong kwento ng buhay ko ay dahil gusto kong sabihin sa mga tagapakinig ninyo na sana po, if ever man, na nasa tabi nyo pa ang mga taong mahal na mahal nyo, ay sana huwag lumipas ang isang araw na hindi nyo masabi sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Sana huwag na kayong maghintay pa ng tamang panahon na sabihin sa kanila ang tunay niyong nararamdaman. Dapat sa ngayon pa lang ay sabihin niyo na mahal niyo sila. Hindi kasi natin hawak ang buhay natin. Sabi nila, life is short. Pero Mama Mia, life is shorter. Hindi natin alam kung kailan sila o kung kailan tayo mawawala dito sa mundong ito. Kaya as long as you're still alive, as long as kaya mo pang sabihin, dapat sabihin at ipakita nyo na kung gaano nyo sila kamahal. Time is precious. Isang bagay na kahit kailan, hindi na maaaring maibalik pa kapag nawala. Wala kasing rewind sa totoong buhay, Mama Mia. Kaya dapat lahat sinicherish natin. Dapat lahat ng moments tinitreasure natin. Dapat lahat ng pagkakataon na pwede nating makasama ang mga taong mahal natin ay iparamdam natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa buhay natin. Salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. At umaasa ako, Mama Mia, na isang araw, kwento ko naman ang mapapakinggan ko sa iyong YouTube channel. Maraming maraming salamat nga pala, Mama Mia, sa pag-iintindi mo nitong sulat ko. Alam ko na marami akong pagkakamali dito sa sulat ko na ito. Kasi nga, Mama Mia, halos hindi ko na makita ang keyboard habang nagtatype ako dahil sunod-sunod lang tumutulo ang luha ko. Mama Mia, naway marami ka pang ma-inspire na mag-share ng sarili nilang mga kwento sa buhay. Naway marami pa akong magagandang kwento na marinig sa iyong YouTube channel. More power po, at sana huwag kang magsasawang mag-upload ng mga kwento dito. Dahil hindi mo alam kung papaano mo kami napapasaya. Hindi mo alam kung papaano mo kami na-inspire. Hindi mo alam, Mama Mia, na ikaw po ang isa sa mga rason kung bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ako sa buhay. Maraming maraming salamat. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat. Demi. Demi, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng naging kwento ni Jet dito sa ating YouTube channel. Alam mo, tama ka. Na-realize ko mula sa kwento mo na dapat pala araw-araw nating sinasabi sa mga taong mahal natin kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Dapat pala wala tayong pinapalipas na panahon. Dahil kapag ang panahon ay lumipas na, hinding-hindi na ito maaaring ibalik pa.
Naway sa mga nakikinig ngayon sa kwento ni Demi, dapat huwag na nating pairalin ang galit natin, lalo na sa mga taong mahal pa natin. Huwag nating pairalin ang pride. Dahil baka kapag dumating ang punto na isa sa atin ang mawala, baka labis natin itong pagsisisihan. Hindi kasi natin maiiwasan ang kamatayan. Pwedeng dumating ito bukas, mamaya, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Wala talagang nakakaalam kundi ang Diyos lang. Kaya para wala tayong pagsisihan sa ating buhay, dapat i-appreciate natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Dapat araw-araw nating pinaparamdam sa kanila na na-appreciate natin sila at na mahal natin sila. Para kahit isa man sa atin ang mawala, ay kampante tayo na alam nila kung gaano sila kahalaga sa buhay natin. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito ng buhay ni Demi, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na kung may sarili kayong kwento na nakaka-inspire, nakakakilig, o kung anumang emosyon na pwedeng mabigay nito sa ating mga tagapanood, ay huwag niyo pong kalimutan na pwede po kayong mag-share sa akin. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Di ko alam kung saan ko nakuha yung space. Anyways, maraming salamat po sa pagkikinig nyo at sa pagbabahagi nyo sa akin ng inyong panahon para suportahan itong ating munting YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button, click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.